transmission yung ang voltahe na napakalakas matagal. Ginagawa ko ngayon guys, binubuo ko na yung mga okay guys, so almost done na guys. Code is yung kanyang P0135. Ito yung ano, yung check engine kasi may kuryente na siya na wasto. Yun, nakikinig na. Ayan o. Pag ginapakam yung accelerator, yan, nakikinig na. So, ibig sabihin, okay yung tira natin. So, yung problema na lang. Okay, so mapagpalang araw guys, meron tayong another tutorial about pa rin sa Honda Fit. O part, bali part 2 na ito kasi yung nakaraan na video natin is yung kanyang transmission yung problema. So ngayon naman, ang problema naman nito, okay rin transmission, ay yung voltahe. Sapagkat tumataas baba ng malakas na RPM yung kanyang engine. So which is controlled by ECM. So ang gagawin natin yan guys, i-find out natin kung ano yung magiging nalaman natin kung ano yung main cause kung bakit go wild yung makina, nagbibiglang 3000 RPM from 1000 to 3000 biglang angat paint, tapos iba yung response ng engine. So samahan nyo ko guys sa simpleng tutorial kung ano yung pwede ma-find out kung ano yung main cause ng problema. So sige, let's start, let's do it, come on. Okay, so check natin guys yung engine, dito tayo. So check natin yung makina dashboard. So may check engine. Okay, nawala. So ibig sabihin walang problema kasi walang check engine. Start natin ang makina. So far okay yung under guys. Pero pakiramdaman nyo mabuti yung RPM guys. Nakakatakot. Pag naka-engage na yan, ano nangyayari? Mataas yung RPM, nanginginig yung makina. So yung last video natin, ang problema is yung transmission. So ngayon, find out natin ang problema naman dito is yung kanyang engine. So samahan nyo ako sa simpleng tutorial ko, anong dapat natin gawin. So ang gagawin namin, dahil walang check engine, mag i-scan uli ako para makita ko yung sistema kung saan yun ang may problema. Okay? So sige, i-off ko muna guys ang engine. Kita nyo yung engine bug, mga ganun, galit na namamatay. So ibig sabihin may problema to. Okay, so sige, scan muna ako guys. Okay, gamit natin yung ating scanner. Ansel brand, ayan. So hanapin mo natin yung DLC guys, kung saan siya naka-locate. Saan ka na, minsan ang iba pa naman, ang hirap hanapin, nagtinatago. Lalo na pag mga surplus. Minsan, hindi mo makita. Okay. Hanapin ko muna guys. Balik ako pag nakita ko na. Ayun, nakita ko na. Ayan siya. Ayan, saksak ko muna guys ha, medyo hirap. Hindi man lang nilagyan ng holder to. Okay. Okay na guys, nasalpak ko na. Okay. So, on position. Ayan. So, makita nyo yung check engine. Lalamalabas, bigla siya mawawala. So, ibig sabihin, sa ECM niya, wala siyang problema. Okay. Pero, sa actual na pag-testing ng engine, may problema. So, gawin natin, i-diagnose naman natin. So, dito na agad tayo sa scan. Huwag na siya sa OBD. Ano ito eh, Honda. Ayan. Okay, so check natin. Tapos makuha nyo lang yung pointers kung ano yung problema. Meron siyang isang code yata, automatic. Automatic yan guys, ayan o. Okay. Wait lang tayo guys. Loading. Tayo pa natin ng mga ilang minutes. 61% ang tagal. Okay. Please wait. Tagal. Okay, so engine system tayo guys. Yan, mahalaga makita nyo yung paano siya tinira. Pwede kayo bumili nito sa Shopee kasi 36,000 lang naman ito, itong cancel na ganito. Pero kailangan marunong ako marunong ako gumamit kasi pag hindi ka marunong gumamit, sayang lang din. Medyo mahal. Pero mas maganda meron kang ganito kung may sasakyan ka, mahilig ka mag-DIY. So mas maganda yan. So read trouble code tayo. So read current. Okay. So, check natin ang lalabas. Tingnan nyo, walang lumabas na code, no DTC. Okay? So ibig sabihin, wala siyang problema. Kasi nga, wala lumabas sa check engine eh. So, yun ang mahirap. Okay? Kasi walang problema sa engine.
mechanism ng ECU, tapos mismo sa scanner din lumabas, so ibig sabihin okay. So ang gawin natin dito is i-ano na natin, i-clear na natin yung lahat ng code kahit po may kahit walang code. Okay, ngayon magumanumano ako ngayon kung bakit mataas ang RPM. Okay, so sige, balik ako guys, i-mantuman ko muna ang makbaka ng labanan. Okay, sige. So okay na yan, but tatanggalin ko na to guys. So ang gagawin natin step ngayon, dahil hindi natin makita yung sakit, so mamanumano muna ako lahat. Itest ko yung fuse box, itest ko yung kanyang linya ng sensor, and then yung mga voltahe, i-reading ko muna lahat. Tapos yung kanyang dito sa fuse box. Ayan, so i-reading natin lahat yan. So pag na-reading ko na guys, babalik ako after a few minutes. Okay, sige, i-reading ko muna lahat. Sige, balik ako kami ng konti. Okay, so ngayon nakuha ko na yung sakit. Ang problema pala talaga is electrical. So tinest ko yan guys, lahat ng voltahe ng mechanism ng ano, kanya yung pinalit natin na pressure switch, okay yung voltahe nito, yung inhibitor niya okay din, yung voltage, yung reading ng voltahe, yung ito mga sensor, socket ng TPS, yung kanyang IECB. So turo ko muna sa inyo guys kung ano itong mga pinag-test natin. So tinest natin itong input shaft. Ito yung input shaft speed sensor, ayan po. At tapos yung output shaft naman ng speed sensor, ito naman din, ito yung output. Dito yung magre-reading yung takbo ng ano mo, ng speedo mo. Okay, so ito naman isa ano naman to sa kanyang ano, sa one naman to. Okay, sa ano naman ito, sa bomba ng kanyang pressure ng kanyang transmission. And then sa temperature naman ito guys. Okay, so ngayon chinek ko na rin yung ano dito, kanyang mechanism, yung yan dito. So far okay naman, pero may mga pinagtatanggal na rin na hindi na rin sinabalik, pero hindi naman kailangan yun unless na tumakbo lang yung engine. So tulad nyan, may mga sakit na hindi na nabalik kasi nga converted na ito eh. So pag mga surplus converted talaga yan guys. Tapos yung fuse nya naman di sila lim, so far may pinalitan dito, pero okay naman, hindi naman siya nasunog o wala naman siyang sabog dito. So walang problema rito guys, walang problema. Okay, so doon naman tayo sa kabila. Okay, so yung kanyang fuse box dito, okay din, wala rin sunog. Okay naman yung lahat ng relay, wala problema. Pati yung mga fuse, okay naman. Tsaka itong kanyang ano, EGR, okay naman yung supply ng ano niya, positive tsaka negative, tsaka sender, okay din, wala problema. Ang charging system, alternator, okay din, wala problema guys, ang kanyang reading. Okay, so ang gagawin ko na lang is yung kanyang yung main harness na mismo ng mechanism, yun ang titingnan natin. Ito, babakasin natin yan, check natin to isa-isa para makita natin kung saan talaga nagmumula yung problema na parang mataas ang RPM na nagkukusa siya ng ano. Okay, so balik ako may konti guys pag makakuha ko na yung sakit para malaman talaga natin kung ano talaga yung problema. Okay, sige. Okay, so find out na natin yung problema guys. Talaga nakita ko yung sugat, hindi ko manabidyuhan yung pagkakaano, pero ito na ang problema. Binuksan ko na yung harness dahil walang problema yung lahat ng sensor, even yung ECM walang problema, yung fuse box walang problema, yung lahat ng electrical system sa ilalim tsaka sa ibabaw, pati sa kanyang camshaft sensor sa likod wala rin problema, pati yung kanyang ano, itong pressure switch wala rin problema, lahat. So lahat ng sensor na okay na. So ngayon nakita ko nandito ang problema guys, kung hindi mo siya bubuksan, nasunog yung kanyang main harness. Okay, ito yung sunog oh. Ayan oh. Kaya pala mahina yung daloy ng kuryente dahil sunog siya. Yan, totong siya. Okay, so ang problema nito sana hindi naapektuhan yung kanyang mismo sa ECM, yung kanyang mga kapasitor. So, ang gagawin natin nito, ayan ang sunog guys oh. So, ang problema, lahat ng nasunog na wire, puputulin. Ayan oh. Yan, itim na yan. Hindi na yan pwede, totong na yan. Kaya pala yung voltahe, hindi makasupply ng maayos. Kaya yung minor niya, biglang taas ng RPM ng 3000 RPM to 4000, tapos biglang baba ng 15, kasi hindi niya na makontrol yung ano, yung flow ng voltahe na napakalakas, matagal siya mag-reduce kasi nga tutok na siya. Ayan o, isang wire lang yan, pero tingnan mo dito, malambot dito, pag dito matigas, sumuntik na siyang masunog talaga lahat. Pag nasunog to, patay na. So marami-raming wire na puputulin nito guys. Ayan pa, dami. So ito na nakita natin problema. Okay, so ang gagawin ko nito, ang gagawin natin dyan, idudugtungan natin yan guys, tapos ikakabit-kabit, tapos mamaya konti tingnan natin kung ano yung mangyayari.
Pero mahalaga makuha nyo na yung basic pointers. Sa mga nagdi-DIY dyan, so kailangan meron kayong idea sa electrical, yung mga mekaniko na nilalapitan nyo. Kasi kung wala kayong walang idea yung electrical sa mekaniko, automatic yung transmission mo, problema nga, pressure switch dahil dito. Okay, kaya ako nagpalit ng pressure switch sa unang video ko kasi nga nasira yung solenoid. Ibig sabihin, nasunog yung motor. Paano di masunog yung motor? Dahil nga dito. Ayan. So, may posibilidad na masira ulit itong motor na to kasi nga sunog yung wiring. Okay? So, ibig sabihin, grounded na siya, short circuit na siya, kaya masisira ito uli. So, hanggat hindi pa siya nasisira, kaya kailangan ma-address yan. Kaya kailangan ang mekaniko tsaka yung mekaniko marunong din sa electrical para maisa lang yung package yung trabaho. Okay, so gawin ko ngayon guys, tatrabahoin ko muna yun. Hindi ko alam kung mabibidyohan ko pa kasi medyo busy ako ngayon. Talagang loaded na loaded ako. Meron pa akong lakad. So, mahalaga, nakuha nyo na yung basic pointers. Okay, so ang gagawin ko ngayon ito, iayusin ko yung wiring and tapos ipapaandarin ko na natin para makita natin kung ano magiging mangyayari. Okay, so balik ako mamaya konti kung matapos ko to. Wiringan ko muna ito ulit. Pilitin ko yung wiring na yan. Puputulin ko yan. Tapos itutunog-tunog na lahat. Tapos i-check ko na yung mismong ECM niya. Pati doon sa may fuse box. Pati dito sa may fuse box ulit. Sa may harapan sa engine bay. At pati sa mga fuse niya. Sa kanyang mga sensor sa lahat ng engine. Okay? So sige. Balik ako ngayon guys. Pag matapos ko nag-tirahin ito. Tapos tayo. At check natin kung anong mangyayari sa engine. Okay? Sige. Okay. So ang ginagawa ko ngayon guys. Binubuo ko na yung mga wire na nasunog talaga as in. Tapos ang linya nito papunta sa ECM, isa-isahin talaga yan doon kung halimbawa okay na ba yung connection niya pagkatapos madugtong yung mga nasunog na wire. Pati yung dito, linya dito, kailangan malaman din yung mula dyan papunta dito kung okay ba. Tapos yung linya naman papunta naman doon sa kanyang mga sensors, lahat ng sensors. Lahat ng socket na meron pati sa kanyang starting system, charging system, lahat pati dito sa EGR hanggang doon sa fuse box na sa loob. Okay, so yun ito muna yung mga pasilip guys na gagawin natin. So pag matapos ito mabuo, mamaya papanda rin natin, tingnan natin kung anong mangyayari. Okay, sige, hanggang dito lang muna yung basic pointers na ituturo ko sa inyo. So ulitin ko ulit yung naging nangyari nito, talagang ma-vibrate yung makina, mataas ang RPM, biglang nag-wide. So dahil yung boltahe biglang mapasok, biglang lumalabas. So ibig sabihin may problema talaga yung kanyang daluyan ng voltage, yung kanyang flow. Yung voltage kasi guys yan yung buwelo ng kuryente ngayon dahil nga nasunog yung wire. So hirap siya makapasok. Hindi freely yung daloy ng voltage doon sa mismo sa wire dahil nasunog. Kaya nagkakaroon ng engine RPM na malakas. So hindi makontrol ni ECM kasi nga pumipigil yung part na wire na nasunog. Okay? At least nakuha nyo yung basic pointers kung paano siya retry. So ikabit ko muna lahat ng wire tapos mamaya balik ako pag nabuo na lahat and then papandarin natin. Tingnan natin kung ano mangyayari. Okay? So sige. Okay, so ayun na guys, ang gagawin natin, tinulugtong ko na yung mga wire. Kahit paano matapos na siya. Mamaya konti, babalik ako pag halimbawa matapos ko na yung buong system, okay? So, nag-wire na tayo. So, balik ako mamaya pag matapos na para ma-test na natin kung kumusta yung trabaho natin. Okay? Sige, tara. Let's go. Okay guys, so almost done na yung kabila. Andin yung kabila na naman ako. So, konti lang naman yung sunog dito guys. Yan. Double check ko pa to. Pero hindi naman siya gano'ng apektuhan. Pero yung parang yung linya, ayusin ko na yung linya niya. So ba yun gapon, babaybayin pa rin natin yan, yung dulo sa dulo na, para hindi naman aking trabaho. Dulo nito, tsaka dulo sa kabila sa loob, hanggang dito sa mechanism. Ganun din sa ito nito. Ito talaga nasunog yung wire niya, kaya pinalitan na natin. Tapos i-double check ko na lang yung linya niya mula dito hanggang doon, kung okay yung connection, hanggang dito papunta naman doon sa buong mechanism niya. Okay? So kung okay na ba yung voltahe. So ganun ka kahirap no yung electric system ito. Pinangbera pag nasusunog yung mga wire, especially harness, talagang magulo. At marami kang dapat isalang-alang, hindi lang yung pagdudugtong kundi yung voltahe, kailangan may reading na malakas. Kailangan yung reading niya akpa talaga doon sa voltahe na dapat ibigay doon sa isang sensor o anumang voltage reading na dapat talaga shoot doon sa kanya, especially dito sa mga mechanism nito. Ayan, kasi harness yan, ayan yan. So ngayon, kung ang
ang boltahe niya alanganin dahil nga barado yung linya, kumbaga pa sa tubig, eh may na yung palo ng kuryente. So maapektuhan talaga yung takbo ng makina. Okay? So at least ito muna yung pasilip ko ngayon, tapos pagkatapos yan, i-double check ko na yan, tapos babalik ko na yung buong wiring system para mapaandar na natin. Hindi ko man mabidyoan isa-isa, at least nakuha nyo na yung basic pointers. Medyo groogy nga lang, pero mahalaga nakuha nyo yung dapat gawin. Okay, so balik muna ako guys, i-double check ko na yun, tapos ikakabit-kabit ko na yun, mamaya ko tiba panda rin na natin. Okay, sige, hindi ko man mabidyohan, pero mahalaga makuha nyo yung punto. Sige. Okay, so almost done na guys. Naligpit na natin yung buong mechanism. Nabalot na rin yung wiring, okay na. Lumobola ng konti kasi nga yung wire malalaki na. Nilagay natin para iwas sunog. Tapos na rin natin yan. Na isa-isa na rin natin yan dito sa fuse box. So pupunta roon, meron na siyang connection, malakas na yung voltahe. Hindi na nagbabago, wala nang low voltage na nangyayari, especially sa kanyang mga sensor. So ibig sabihin, may reading na yung ECM ng maayos. So ngayon, ang sistema sa mga sensor niya, lahat almost 5 volts, 3 volts na talaga, consistent, hindi na nagbabago. And then yung kanyang fuse box naman doon sa kabila, okay na rin yung connect yung tawagin yung flow mula dito sa mula doon sa ECM papunta dito sa kanyang fuse box sa labas ng engine bay hanggang doon mismo sa kanyang fuse box din sa may part ng driver side at saka sa lahat dito. So ang gagawin natin ngayon guys, i-scan natin yung engine, papa-start natin, check na natin kung may reading na ba yung kanyang ECM, kung ano ba yung lalabas doon. Doon din malalaman kung ano ba yung problema na bakit nagkaroon ng vibration or ano yung mangyayari kung malaman natin yung result ng kanyang fault code. Okay, so yun mga basic pointers guys para natin malaman. So sige, patari mo natin guys yung makina para makakita natin kung ano yung problema pa. Sige, tara. Okay, so tapos na yung wiring natin guys. Ngayon, iniskan natin yung engine, may lumabas na indicator. So ibig sabihin lahat may mga kuryente na yung buong mechanism. So ang gagawin natin, iniskan natin ngayon. So ang lumabas nga code is yung kanyang P0135 generic o 02 sensor o heater circuit pump 1. Ibig sabihin yung sa part yan ng oxygen sensor guys. So ang problema, sira na. So kailangan siyang palitan para matanggal mo yung indicator light. So yung RPM, check natin yung RPM, okay na ba? So yan guys, pinandala natin. Pakinggan ko yung RPM niya. Yun, nakikinig na. Ayan o. Pag inapakam yung accelerator, ayan, nakikinig na. Ayan. So, ibig sabihin, okay yung tira natin. So, yung problema na lang, yan, check engine kasi merong ABS. So, mostly naman sa mga counterfeit, may lumalabas ang ABS. So, may tinanong sa akin, hindi rin na-address yung issue. Paano ma-address yung issue? Merong ang ABS na lumalabas. Doon sa isang video ko na naka-indicate yung indicator light ng in-check engine kasi nga may ABS, wala pang piyesa mabilhan yung may-ari. Kaya talaga nalabas talaga yan. Kasi ibig sabihin may problema yung something yung engine. And then yung problema naman niya is yung kanyang bank 1 sa ilalim. So ito yung video na yan guys. Makikita niyo yung picture na yan. So nandyan sa may bandang kanyang catalytic converter. So yun ang problema ng unit. Okay, at least nawala na yung vibrate and transmission, okay na lahat. So yun ang mga basic pointers guys, medyo madugo nga lang dahil electrical system, at least nakuha niyo yung basic pointers. So ang gagawin dyan para ma-address itong concern na ito na generic na na problema, yung kailangan mo palitan ng sensor po assembly. Okay, naaakma naman dito sa kanyang unit. Okay? Okay, ang gagawin natin ngayon is pupunta tayo sa ilalim para makita nyo yung oxygen sensor ng bank 1 para may idea kayo kung ano yung dapat tirahin doon. So, tara, sa ilalim tayo guys. Tapos, balik tayo may konti. Pagkatapos na makita kung ano yung meron. Tapos, ito yung check engine kasi may kuryente na siya na wasto. Ma-reading yan. So, ibig sabihin, ito yung P0131 na code na lumalabas. Ito yung problema. Ibig sabihin, repair na siya. Yung bank 1, low voltage. So, ibig sabihin ito siya. Oh, na-repair na siya. So, kailangan siya palitan ng oxygen sensor. Ito yun. Ito yung oxygen sensor. So, ibig sabihin, ayan o. Oh, na-repair na yan o. Oh. Repairado na. O, oh, kailangan siya, mahanapan siya nakakwa dito.
na pareha sa engine number mag-aakma yung oxygen sensor para matanggal itong yung code na P0131. So yan yung ang kailangan mapalitan. Ito yung code na lumalabas. Kaya makikita mo lalabas yung check engine dahil dyan. So iba niyang kinokondem, tinutuli na lang. Pero bago na kasi yung wiring mo, malakas na yung ano, kaya lumalabas na lang yan siya. Okay, so yan yung problema. Okay, so yun lang guys. Shoutout ko lang sa ating lahat ng mga Pilipino YouTube creator. Please support and then subscribe. At saka sa lahat ng mga OFW, sa lahat ng mga magigitang mekaniko, sa lahat ng mga baguhang mekaniko, at sa lahat ng mga DIYers, at sa lahat ng mga unit owners. So God bless. Bye-bye and subscribe. Bye-bye and God bless. See you. What?